Hello mga tropa, kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago nating vlog. So yung vlog natin ay panibago exercise tutorial na naman mga katropa. So pasensya na kayo kung last week ay wala ako masyadong vlog. Isang shorts lang na video na Excel tapos wala na. So sobrang busy lang mga katropa kasi may inaayos lang dito sa kwarto ko. So abangan nyo yun mga katropa. Ibablog natin pag natapos na yung kwarto ko. Okay mga tropa, so pagpasensyaan nyo na muna kung wala akong Excel tutorial. So ito na yung mga tropa, Excel tutorial ulit tayo. So intro muna tayo bago ko ipaliwanag yung bago nating tutorial. Bye! So mga tropa, yung bago nating Excel tutorial ay tungkol sa pivot table. So alam ko meron na akong vlog ng pivot table, kung paano gumawa ng pivot table, saka meron na akong vlog ng get pivot table. So pero hindi ko na i-vlog kung yung beginning ng pivot table, kung paano, kung ano-ano yung mga parts, kung para saan ba yung pivot table. So ngayon mga tropa, ipapaliwanag natin isa-isa kung ano yung pivot table. Okay? So explain ko sa inyo lahat yon ngayon. Okay? Bago ko explain mga tropa, hit mo muna yung like button kung gusto mo itong mga Excel tutorial natin. At kung ano-ano pa mga tutorial tungkol sa Excel, Word, and PowerPoint. So subscribe mo na yan kung sa channel ko ang dapat mong subscribe. Okay? So pindutin mo na yan. Sama na pati notification bell. Bell all mga tropa. Okay? So mga tropa, ano ang pivot table? Okay? So yung pivot table mga tropa ay interactive way kung paano natin mapapabilis mag-summarize ng data. Okay? Interactive way kasi mga tropa, yung simple Excel mo, yung simple data mo ay pwede mo siyang paglaruan. Kaya interactive siya. Pwede mong click na i-click or kung ano-ano pwede mong gawin para makuha mo yung report na gusto mo. Okay? So, yun, ang pivot table din ay easiest way paano ka makaka-generate or makaka-summarize ng data mo. Okay? So, number one, interactive. Number two, is easy to summarize your data. Okay? So mga tropa, yung pivot table, design siya para number one ay makasagot siya or makasagot siya ng mga tanong sa mas mabilis na paraan or sa yun, maka-generate ka ng answer do sa report mo na mabilis mong makukuha yung report mo. Okay? Pangalawa, mabilis mo lang or madali mo lang ma sa summarize or makakategorize yung mga data mo sa pamamagitan ng pivot table. Okay? So, mamaya explain ko kung paano yun. So, yun yung pangalawa. Mabilis or madali mong makakategorize at masasummarize yung data mo. Pangatlo, pwede mo siyang expand or i-collapse yung data mo mga tropa. Meron din function pivot table na ganun. So, explain ko ulit din yun mamaya. Tapos mga tropa, pwede mong i-move yung row data mo sa column data or pwedeng yung column mapunta sa row. Basta pwede mo siyang ganunin. Again, explain ko ulit mamaya. So, panglima mga tropa, pwede mong i-filter yung mga data mo mga tropa. Pwede mong i-filter, pwede mong i-group yung data mo sa pamamagitan ng pivot table. So, paano gagawin niyo mga tropa? Mamaya, explain ko sa inyo mga tropa. Okay? So, yung sunod ko na sasabihin mga tropa, mga do's, mga dapat mong gawin para magawa mo yung pivot table ng tama. Okay? So, number one, dapat yung headers mo naka-column siya. So, hindi siya dapat naka by rows. Yung headers ha. Kasi di ba meron tayong mga report na ang mga title ay nasa by row.
So, dapat pagka pivot table gagawin mo, nakabay columns yung title ng mga bawat data mo. Okay? Pangalawa mga katropa, dapat walang blanks. Yung mga in-between, di ba, row, column, title, dapat walang blank yung in-between ng mga rows para mabilis lang, para ma-recognize yung pivot table. Kasi kung may mga blank rows yan, hindi niya yan magagawa. So, explain ko sa inyo ulit mamaya. So, pangatlo mga katropa, dapat mas magandang i-table nyo yung data nyo, mga katropa. Naka-table siya. So, bakit mas magandang naka-table? Kasi pag nag-add ka ng data mo, mga katropa, kunyari may pivot table ka na. Tapos, nag-add ka ng data mo. Kung hindi naka-table yung data mo, ang gagawin mo is uulitin mo naman yung process mo. Kasi yung in-add mong data, hindi siya mag-automatic add dun sa pivot table mo. So, kaya mas magandang naka-table yung data mo. Okay? Para mas maganda yung, mas mabilis yung pag-add mo ng data, mag-auto-generate lang siya. Then, yung last mga katropa, mas simple yung data nyo, mas maganda. Okay? Diba? Ano nga yung kasabihan? So, sabi nga sa kasabihan, no, the simple, the better, mga katropa. Okay? So, kung simple lang yung data mo, mas maganda yan, mga katropa. Okay? So, lahat ng explain ko, mga katropa, lahat ng pinagsasabi ko, talo na tayo sa Excel. Sa Excel. Talo na tayo sa laptop para ma-explain ko sa inyo. Isa-isa yun. Okay? Okay, mga katropa. So, nandito na tayo ngayon sa laptop natin, mga katropa. Ito na yung data na ginawa ko para dito sa tutorial natin, mga katropa. Okay? So, sabi ko sa inyo kanina, mga katropa, dapat yung column title natin, ay, yung title natin is nakabay column. So, ito yon mga katropa. Then, yung pangalan ko sinabi, dapat walang mga blank rows. So, ito mga katropa, yan, walang blank rows yan. So, pasok tayo sa pangalawang ginawa natin, di ba? Tapos, mga katropa, ngayon, itong data natin, hindi siya naka-table. So, una natin gagawin, i-table muna natin to. So, paano mag-table? Ctrl-T, yung shortcut. Ctrl-T, kita nyo to mga katropa, nag-appear siya agad. So, dito natin ilagay ito. So, ayan mga katropa, nakita nyo to, yung formula niya, A to F, A1 to F5. So, ayan siya mga katropa. So, then, click nyo yung OK. Ito yung may design na table natin. So, kung ayaw nyo nang may design, pwede nyo pupunta kayo dito, down arrow, then clear nyo lang. Or kung gusto nyo iba yung kulay, ayan, meron naman pagpipilian. So, clear natin. So, ayan. So, paano mo malalaman na may table yung ano nyo, yung data nyo, kahit hindi siya, wala siyang design, ito mga katropa. Yan, table yan. So, kung magdadagdag kayo dito, ayan siya, nag-automatic siya, bumababa siya. So, big sabihin part na siya ulit ng table. Okay? So, delete lang natin yan. Delete natin. So, ayan siya, umakit na siya ulit. Okay? So, mga katropa, ayan na yung dapat naka-table. So, naka-table na siya mga katropa. Gawin natin yung table natin, pangalanan natin. So, ayan, no, table 1. Okay, pag magpapangalan kayo ng table, dapat walang spaces yung ano nyo, yung pangalan, okay? Kasi hindi nyo marirecognize. Dapat underscore lang. Yung parang space na gagawin nyo, underscore. Okay? So, pangalanan natin to na pivot, tapos underscore table, underscore tutorial. Ang haba, di ba? So, ayan mga katropa, then enter. So, yun yung pangalan natin. Okay? So, mag-insert na tayo ng pivot table. So, punta kayo kay insert, then pivot table. So, ayan mga katropa, nakita nyo to. Nagkaroon siya ng parang dancing line. Ibig sabihin, yun yung pivot table na generate niya. Since ginawa nating table siya at pinangalanan natin siya, ito yun mga katropa.
yan siya. Pivot underscore table underscore tutorial. Okay? Dahil ginawa natin siya ng table. Ngayon, kung hindi kayo gumawa ng table, ganito yung itsura. Makikita nyo parang formula. So, ganyan siya mga tropa. Ang makikita nyo dyan ay yan, sheet, tapos A1 to F5. So, yung mga dollar sign yan, yan yung lock, nakalock yung pinaka-sheet niya. Pinaka-formula niya, nakalock siya. Yung range niya, yun, nakalock. From A to F, A1 to F5, nakalock siya. Kaya, ganyan siya. Tapos, itong sheet 1, yan yung pangalan ng sheet natin. Okay? So, ganyan, pag hindi kayo naka-table, ganyan yung makikita nyo. Okay, mga tropa? Tapos, i-click nyo lang yung okay dyan. So, dahil tinable natin, mga tropa, nag-create tayo ng table at pinangalanan pa natin yung table natin. Ito yung itsura nun sa atin. So, ngayon, mga tropa, dito, choose where you want the pivot table report to be placed. So, naka-new worksheet siya. Pwede din yung existing worksheet kung gusto nyo. Pero, ang mas best na in-advise ko sa inyo is new worksheet yung gawin nyo. Kasi, para at least, yung mother data nyo, hindi nyo siya ma-alter. Or, magkamali kayo ng click. Diba? At least, pagka naka-new worksheet siya, naka-separate yung pivot table report nyo dun sa data kung saan niya generate yung pivot table nyo. Okay? So, yun lang. So, click nyo yung okay. So, ito na yung mga tropa. Andito na tayo sa pivot table natin. So, ngayon, dahil wala pa tayong na gagawa na kahit anong report, ganito lang siya. So, explain ko muna mga tropa kung ano ito at ito. Okay? So, ito mga katropa, yung tawag dito, kung nakikita nyo ito, yung solid line na yan. Ito yung pivot table report. Ngayon mga katropa, pansinin nyo yung buong screen natin. So, nakaklik siya dito sa A3. Ngayon, pag kinlik ko dito sa D, tingnan nyo. So, ano yung difference kanina? Okay? Nawala yung portion dito. Kasi mga katropa, from dito sa D hanggang dyan, hindi na siya kasali sa pivot table natin. So, yung pivot table natin, ito lang siya. Itong from A to C. Okay? Magkakaroon lang, mag-expand lang yan. Hahaba lang yung column natin. Pag naglagay na tayo ng data dito sa pivot table report natin. So, pag kinlik mo kahit saan dyan from A to C, A to C na from 3 to 20. Okay, pag kahit kinlik ko dito sa A1, A2, di ba walang nangyayari? Pero pag kinlik ko dito, pumabalik si pipe ito. Itong portion na to. Okay? So, yun. Kasi nandito lang yung pivot table report natin. Okay? So, itong portion na to, dito tayo sa right side naman. Itong portion na to, from dito hanggang dito, ito yung pivot table fields natin. So, ano yung pivot table fields? Okay, ito yung mga column headers natin or column title natin. Dun sa mother data natin. Okay? So, ayan yun. Tapos, dito sa baba, ito yung drop zone. Okay, bakit drop zone? Kasi, pagka-click mo dito at idadrag mo dito, idadrop mo siya dito, magkakaroon na ng laman yung pivot table mo. Okay? So, paano na tayo magkakaroon ng report, mga tropa? Yun, drag and drop mo dito. Okay? So, explain ko muna mga tropa itong filters. Ito dito mo parang ito yung page break na parang imaginary page break yan. Kasi ito yung sa kung saan mo pwedeng i-classify yung mga data mo. Kasi nga, filter siya. Okay, so, yung column and rows, yan yung mga datas nyo. So, tapos ito yung values. So, para magkaroon siya mga katropa ng laman, ganito yung gagawin. So, sabi ko sa'yo, drag and drop nyo sa drop zone, di ba? Kunyari, ang gusto natin sa rows ay, ito, first name. So, ayan, nakita nyo dito, nagkaroon siya ng data. So, ayan na yun. So, pag sinlik ko na dito, kanina, from A to C, di ba? So, ngayon, dahil nasa, ang data lang natin ay A, yan lang yun nasa pivot table report natin. Pero pag kinlik ko ulit, yan na bumabalik. Tapos, sa column, lagay natin tong department.
So, ayan. Tapos, sa values, itong salary. So, ayan siya mga tropa. So, ito yung, sabi ko sa inyo, di ba? Pivot table is easiest way to summarize yung data nyo. So, ito na yun. Summarize niya na kung ano yung data mo. Okay? So, kung gusto nyo pa ng iba, pwede pa yan na, kunyari ay, dito, yan. Okay? So, kunyari ganyan yung data na report na gusto mo. So, ito na yung simple way or simple report mo. So, ituturo ko lang sa inyo yung iba pa. Punta kayo pag gusto nyo pa itong i-edit or something. Okay? Kunyari, itong salary, gusto na nakasum siya, pwede nyo siyang baguhin. Pwede nyo siya, pindutin nyo siya. Then, field value settings. So, ayan siya, nakasum siya. Pwedeng count, pwedeng average, mean, or max. Depende sa kung paano nyo gustong gawin yung report nyo. So, isum lang natin siya. Then, click OK. O kaya ito, format number. So, ayan, kung gusto nyo lagyan ng currency. Huwag natin i-decimal. Then, hanapin natin yung peso. Peso, ayan. English, Philippines. So, OK. Then, okay. So, ayan siya, nakakita niya, nagkaroon na ng peso. Peso sign dyan. So, yan yung gusto, pag gusto nyong i-edit. Ngayon, mga katropa, pwede nyo siya ding i-edit ulit. Punta kayo dito. Yan, sa analyze. So, mga katropa, yung sinasabi ko sa inyong collapse and expand. Ito yon. Ito yung portion na yun. Itong plus and minus. So, yung plus, yan yung expand. Yung minus, yan yung collapse. Okay, paano gumagana yun? So, i-click natin yung collapse. So, nakita niya mga katropa, nawala yung subcategories niya. Pagka kinlik niya yung expand, sumabalik. Okay? So, ganyan yung collapse and expand. So, ngayon mga katropa, kung gusto niyo naman siyang i-group, kunyari ito at ito, i-group. So, highlight nyo lang siya. Then, group selection. So, ayan siya. Nag-group na siya. So, group 1 ang tawag sa kanya. Tapos, ito. I-group selection nyo siya. So, ayan naman ang group 2. So, pag ayaw nyo na siya, pwede naman ang group lang. So, ungroup. So, kanya na siya mga tropa. Kanya na mag-group and ungroup. Ngayon mga katropa, yung slicer na discuss ko na yan, pwede nyo nang hanapin yung tutorial ko nyan sa playlist ko, sa Excel playlist ko. Hanapin nyo na lang yon. O ilalagay ko siya sa description below para maklik nyo yon after nyo yung panoorin to. So mga katropa, punta kayo kay design. Gusto nyo magkaroon ng subtotals. Ngayon mga katropa, click nyo kahit saan, tapos subtotals, may down arrow. Ayan, kunyari, do not show subtotals. Ayan siya. So, kunyari, gusto nyo, nasa bottom yung mga subtotals. Ayan naman siya. Kung nasa taas ang gusto nyo, ayan siya. Okay? So, i-bottom natin. Para maganda. So, ayan siya mga katropa. So, ayan mga katropa. Sana may natutunan kayo ngayon mga katropa. Yung hindi ko na diniscuss yung paano mag-design ng pivot table na alam ko na discuss ko na yan doon sa ibang pivot table ko. Lalagay ko na lang sa description below yung ibang mga pivot table ko tutorial para mapanood nyo yun. So yung mga katropa, sana may natutunan kayo. So pwede ako ng like button mga katropa kung may natutunan ka naman. At i-share mo tong video na to para hindi lang ikaw, marami pang iba na matuto katulad mo. Okay mga tropa, so wait ako ng like button, then share this video, okay? Then subscribe button mga tropa kung hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe at naghahanap ka ng mga tutorials, ito na yun, itong channel na to ang dapat mong subscribe. Okay mga tropa, so pahit mo na ako ng subscribe button, sama na pati notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko. Okay mga tropa, so see you in my next vlog, always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!